One TV Special 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 Report Special Report. Privilege for me to welcome you all on this great celebration, a celebration of life, a celebration of the victory of the people of Usamis. Palakpakan natin. We have just forged ourselves. Kami mga city officials, dili pa lang dugay, dili pa yung limit, dili pa ni buknaw, nga mihural na usap ang inyong mga city officials. Aron pagpangalagad sa 51 ka mga katawhan, barangay na sa mga katawhan sa siyudad sa Usamis. With this note, we are so happy and lucky nga nahimo nato atong kalihukan karon. Apan kining tanan, tuguti ako sa pagpadayag in behalf of the City Council sa atong mga palangga kaayo mga key people na nagdala ka nato ang atong pinalangga ng congressman, Congressman Ando Romeo. To be with us in a special occasion. Bisan wala din ang atong pinalangga ng gobernador, kaya ako sila rin dito gibuhan, but he was there dito ganihang buntag na to, buhan ka nato. Palagpaka na to. And of course, ang atong pinalangga ng City Mayor, Mayor Henry Indy Waminal Jr. Sa akong mga kaoban sa City Council, salamat kayo na niagyan, we are in full force na nakikurala na usap kung nitaya sa among paggalingon aron sa pagpadayon sa maong mga buhaton, sa pagpangalangan sa katawhan. And most importantly, ang ato puhon nga maabot na mayor, hopefully, mamural po ni karong July 1. Ano sa ba ang oath taking for mayor? July 1, no? Okay. He has forced himself already to niha na si Attorney Sam Norman Fuentes. At ang palatang of course, with him is his first lady, Ma'am Mrs. Fuentes. Kailangan mo kita kayo ng mga wayang wapang asawa na ito sa bitaw mo. Ma'am, dili ko ka mabalangan ako din. Kaya you are always welcome at all times. No? Hibalo po ka, dapo ka kayo. Party to support our Honorable Mayor Puhon, no? Okay. Dito kayo ang atong kalihukan karong adlaw. Kay, murag, we are so blessed kinta. And everything goes smoothly. O, ibutang nato nga ang tanan ng butang on their own volition. Dayon, of course, dinasig ko sa kita sa usa ka partido na suportahan po nato nga gi-expose gyud ni sa ato ang pinalanggang governor the three pillars of Usamis Occidental ang Asenso Pinoy. Manapakan na to, Ben. At siya, may kong Asenso Pinoy po na who will work with us as one kinta nga party list na mo suporta po nato din sa Usamis Occidental untang sa trabaho ko na number one magyon ang atong duha ka congressman po, no? Congressman Henry Indy Waminal Jr.
po si Congressman Sancho Ando Maminar. Palakpakan natin po. It has always been their dreams and aspirations for the people of Visayas, what they could bring, and even to the whole district of Visayas Occidental, kung unsay ilang madala na kaayuhan dili sa katawhan sa itong Visayas Occidental. Naipatik na sila mga palad, no? To spare their time, their treasure, and their talents, aron lang yun na mahimong magmalambuhon ang ato Visayas Occidental. Particularly, Visayas City. We have all experiences in life. Kita magkaraan at mga tao din sa Visayas City. Before, we have a lot of experiences na dili kayo nindot. But because of the kanini ang administration of the Waminal, mutugot mo, musulti ko ba, kita nagpuyo na malitaon, malambuhon, o malipayon. Palangpangan na ito. Imasa of the Waminal administration na mauna yun ang guide, guiding thread sa atong pagpangalagad dini sa Visayas Occidental. In Visayas City, we also challenge our barangay officials who will be leading in their own respective barangays to adhere to the mantra of the governor, ang limang ka-aims nato. At usanas nato mga guiding thread in the discharge of our respective responsibilities labang na ato sa talaytain barangay. Kitang-tanan, giawha, o gidasi, gihagit nga ato gayon nga mapuyan o atong mga panguluhan ang taksa-taksa nato ka mga barangay constituents. Kaya we are all human leader. Kitang-tanan ng mga leader mata sa naglaytain mga barangay o barangay officials who are in the forefront of the implementation of the programs and services of ASINSO, Visayas Occidental. Palakpakan na ito mga barangay officials. Kaya you are the forefront yun, kapag yun, ang naa sa kanini ang atubangan, no? Kamu'y mag-lead sa naglaytain mga barangay. Kaning hangit nato sa pagpangalagad cannot be done by just one person, cannot be done by our honorable mayor. Kitang tanan yun, ano na we have a certain role. No na tayo, partido, kapantig yun kita sa pagkalambuan o pag-implementar sa mga visions and mission of the ASINSO Visayas. So, mauna ang atong ibutang sa itong mga huna-huna. And not only that, na we are being elected, we will be elected, no? Like, habit naman election. Kundili, nung nangitay kaakuhan, atong ipasaan ang dagkong responsibilidad nga ato yung pagagampanan. Otherwise, we'll be commit a sin o omission. Dagkong ina sa lama, mortal sin. But if ever we commit a sin o omission, wala itong buhata ang angay na itong pagkabuhaton. So that will be the challenge all of us. And this particular occasion that we have now, we welcome nato ang atong mga lideres, atong mga pulo sa nagkalain mga barangay na diin buhon-buhon ubanan kita sa atong bangko nga mayor, mayor ato ni Sam Fuentes. Pero naagihan po ang lipon na pagpaluyo sa atong pinalaga nga mayor, Mayor Henry Indig Waminal Jr. Palakpak po natin sa inyo. Sa aking mga kapatigan, he had taught to us, yan ang ituduan na kita magmatinudaanon sa atong mga trabaho. And we have to treasure kung unsay mga ehemplo, kung unsay mga antiguhan nato during his administration. That during the administration, puhon ni Attorney Sam mapadayon nato. Kana mo itaksa-taksa nato kahagit ang mga ehemplo, ang ibilin ng mga prinsipyo sa pagpangalagad, dinas na kalahin-lahin nato mga katiligwan, lahin-lahin nato mga barangay. So you are all leaders. We challenge everybody nga kitang tanan. We have to work hard para yun, tinuhon nga tumakabot
ang asinso ko sa amin. May hapon. Nalibog ko ang sa'yo premyo at kong amagpa. Anyway, of course, today is a very, very special day, not just for Team Ascenso Ozamis, pero para sa buong dakbayan sa Ozamis. Because today, while we start the end of the administration under the leadership of Attorney Indy Guaminan, it is also the beginning of something greater, something more for the city of Ozamis. Moabot July 1, 2025, sa City Hall sa Ozamis, duha na ka-opisina sa congressman ang kabutan nito. Of course, siguro, this is today is the last day of filing. Inyo na makakita, nadumog naman ninyo kung insabon ang ato ang kontra sa ang ato ang kaatbang sa maong posisyon. Basta wala lay patay, basta wala lay mga violente ng mga kalihukan, I think and I'm sure you agree with me na ang kadaugan nato sigurado naman. The same goes for our incoming congressman nga, of course, di yun ako malintan ang sakripisyo nga iyang ihatag sa ato ang dakbayan. Because 3 years ago, and the councilors know this, dapat it was supposed to be me who will file for a second term as mayor 3 years ago. Apan, tungod kinahanglan ta, kinahanglan og mupadayon sa nasugdan sa ato ang then congressman and now Governor Henry Guaminan nga mutulay sa atong probinsya dito sa mga national government agencies. Atong gihangyo og ning sakripisyo gyud kita ninyo karon, no, nga indeed ang pagdagan niya as mayor 3 years ago dilito tungod kay nag-ambisyon siya para mahimong mayor, pero nidagan siya tungod kabalo siya nakita niya gikinahanglan siya para sa padayon Ascenso Ozamis team, our incumbent mayor, atong patakay mayor Attorney Indy Guaminan. So, iyan ang natuman ang iyahang saad. Nakita man nyo din yun kung unsa siya mong trabaho. Nakita naman nato kung unsa ang agi sa padayon Ascenso Ozamis team. Karon nga giginahanglan po siya as what he shared with the councilors and in front of our governor this morning. Nga giginahanglan siya dito para mutulay pa yun, budugan mutulay sa probinsya, sa atong mga national government agencies. Kinahanglan siya na mahimong the face of Ascenso Pinoy Party List, no? Karon iyang gipasa ang pagsakripisyo, and after a long and very elaborate discussion and evaluation,
kami ni Gov. Henry, ni Mayor Indy, sa tibok pamilya, sa pamilyang Waminal, na sayon magyon mo, na basta kita musaad atong magyong tumanon ang maunsaan. I think history has already shown that ang mga saad sa Team Ascenso sa pamilyang Waminal, dili lang kay tumong-tumong, dili lang kay puro bakbak, pero it becomes a reality. Sa sugod, nagduda ang mga tao sa atong programa ng free hospitalization, but now it has been institutionalized already sa ato ang nagbayan. And that is because of our promise. So karon ang among saad, ang among commitment o assurance kaninyong tanan, mga lideres, mga SK chairman, mga kapitan, o sa tibuok dagbayan sa Ozambi City, nga ang atong gipasahan panguna sa ato ang dagbayan, isip City Mayor, makasalig mo that Ozamis is in the best hands under our incoming mayor, Mayor Attorney Sam Norman Gorfoldes. Atong pagpangan, Mayor Attorney Sam Norman Gorfoldes. Wala pa ngayon alas nito, posibleng na nga tayo kontra, pero I am confident and I know that you share this confidence with me nga panahon lang ang atong gipaabot o maproklamar ng mayor si Attorney Sam Norman Fuentes dili sa ato ang nasabang. Of course, istorya naman ni Mayor Indy Danina. I think this will be the first time in 6 years, sukad 2019, that Ozambi City will now again have a very capable and active First Lady in the person of Dr. Ruth L. Fuentes. Dr. Ruth Fuentes, sa walang nakabalo, is the current Department of Education Regional Director sa Region 9. Ang inyong opisina na ara sa pagadian, it is very easy for her to come and to help in the administration of Attorney Sam or Mayor Sam. Mag-exunan, karong adlaw, this is not a major change. Giilisan lang nato ang dagway o ang edad sa mayor. Pero ang kasing-kasing, pareha rin hapon. Tatak asenso o sanis. Kung nakahinundo mo 2022, akong gisaad ninyo that the next 3 years under Attorney Indy, under Mayor Indy, the progress, ascenso will be faster. O siguro, waman mo napakyas ni Mayor Indy. Nakita man ato unsay mga progress and development. Dilik lang ang mga social services na padayon, but there were a lot of innovations, better services, better infrastructure, better programs under Attorney Indy. Tinuo dili. And now, we will also assure you that the next administration will give even better services and programs.
ko, mapasalamaton ko kaninyong tanan for your hard work and your support. Kini tanan dili nato ni makapo, dili ta muabot dini kung asa karon ang usamis, kung asa karon ang misok, kung dili tungod sa inyo pong pagpaningkamot, kung dili tungod sa inyong pagsuporta. Atong pagpakan ang tanang mga ideas ang the last 6 years, Attorney Sam has been our city administrator. Kung si Mayor Indy ang Chief of Police, kung si Kong Ando ang Chief of Police at 2019 to 2022, the last 6 years, si Attorney Sam ang first general. Dili man ninyo makita kaayo, pero tanang kalihukan sa asenso o samis na aga palikod na sa backstage si Attorney Sam. Naswito o paayo ani si Kapitan Arobo. At ito si Kapitan Arobo. Kaya kung wala si Attorney Sam, prison na si Kapitan Arobo. But kung wala si Attorney Sam, dili nato mapadayon ang katong mga social services. Why? Because isip mayor, kami ni Mayor Indy, igor na miniingon, mga negosyante, you pay the right taxes. And then, we order Attorney Sam, implement it. Make sure that the businessman will pay the right taxes. City Council, you make the proper legislation for the businessman to pay the right taxes. And that is very important because the services that we are giving to the people are from the taxes of the people. So, Attorney Sam has been the silent executor and implementer of the programs of Asenso o Samis. Now that he is there in front, he definitely knows kung unsa ang kinahanglan niyang buhaton. Dili ta angay mabalaka. Kung inyong nakita sa mga meetings si Attorney Sam, dili mo apil sa mga pictures. Karon makita ninyo ang tinaguan, the other side of Attorney Sam Fernandez. I would also like to thank our city councilors. Of course, our Vice Mayor Bibi Neri, atong papakan. For the 6 years under her leadership sa Sanguniang Panglungsod, I could say it has been the best, most effective 6 years of the City Council in the history of Osamis City. Sa kaganina, nag-iskot me about sa sugod sa Asenso Osamis Administration way back 2018. Sipit ko din ito 2018. 2018, when we formed the Asenso Osamis Administration, akong nakita, may numduman pa na akong si Vice, nag-istorya me, no, with Colonel dito sa balay. Karon nakita na ako, 5-6 years later, murag nagkabata ang ato ang Vice Mayor. Og ako pong nakita si Konsehal Junjun sa akin, wala nagkabata. Si Konsehal John Doctor, upaw na sa una, upaw na gihapon karon. I'm very happy to see nga ga-akbay-akbay sila ni Kapitan Pito kaganina. Ako si Kapitan Pito. Magtinabangay na ta? Landslide victory sa Katalman? Yes or no? Landslide nila eh. Ah, panunga akin mga kauban. Isagit landslide? Yes! Ibon ko landslide, yes ito mag-iingaw. So, let us be united. You know,
kami ni Mayor Indy, so tinuod lang. Kami ni Gov, and you know, in all our closed door meetings, Attorney Sam is always there. Ang atong gusto, kayuhan sa barangay. Kayuhan sa katawahan, makatabang. And, umubitaw na kung mag-istorya, hindi na kayo mo elaborate, hindi na kayo mo daghan na kaayaw o meaning. Muy kag asenso, free hospitalization. Muy kag asenso, free funeral services. Muy kag asenso, better roads and buildings. Muy kag asenso, more business and work opportunities. Nakaduog mo sa soda, sa sopa ni Governor Henry. In the three cities alone, in the last 3 years, kapil 3,000 ka new businesses ang nanghitiri, ang nagpukod, ang nag-upgrade sa tibong probinsya. If you will just be conservative and think, ako ng una-unaon nga sa 3,000 ka bagong negosyo, ang isa ka negosyo, whether madako or magamay, minimum adunay pulo ka empleyado. That is 30,000 jobs. 30,000 families nga natagaan o business job opportunities. So nakita sa atong grupo nga kaning partnership, no? Dako po kayo kung tabang dili lang sa atong syudad, no? Pero sa tibuok probinsya gyud po. Kay effectively with a partnership, no? Naanapod tayo madungat ng congressman. Yeah, kung karon wala man tayo na sa golden age of Misamis Occidental because si Kong Ando, no, he was able to bring in around 7 billion pesos worth of projects sa iyang 2 years. No, si Kong Jason sa First District, he was able to bring another 3 billion pesos worth of projects, no, sa First District. No, si Gov Henry, no, as governor, another 3 billion pesos sa buong probinsya. No. Kita nato, hisgotan na nato ang numero, no. Munang grabe ang paglambo sa Misamis Occidental karon. And that's just with 2 congressmen. So nakita sa to ang party leadership na unsa nakaha, no, kapaspas ang pagdevelop, ang pag-asenso sa Misamis Occidental, sa Segundo Distrito, sa Primero Distrito, o sa Misamis, kung nakapagyo tayo ikatulong ng congressman. Kumuingon mo, nabalaka mo, o namunan ninyo, mabalik ko, o private life, no? I'm here to assure you na no, no, I'm still willing to help. No, I'm still up for the challenge. No, in fact, that's why I answered this call. The bisantag murag mas lisod-lisod daogon. No, but I'm up to the challenge to be able to serve Misamis, the province, and the first and second district more. But no, kailangan yun nako, kailangan nato ang tabang nako tanan. No. So yes, I will still be here. Dili mo angay mag-uol. But if you want me to continue to be here, no, I will need the support, the help of the entire Asenso Misamis Occidental constituency, which ako, tako kayo kung pagsalig sa inyo ha. No, dere sa Misamis, no, I think for the first time ever, akong nabuhat itong barangay elections. Diba? Wala kita nagkwartahay. Majority, if not all, majority of our barangay captains and a super majority of our barangay councilors na palingkod na ito, no, wala na gagamit o kwarta, wala na manit o boto. No. At wala, giremind ang katawahan, muna ni among buhat, no, mupanik ang among pwede mabuhat para sa inyong barangay, basta magbuyog ta. And because of your strong leadership, no, the barangay captains and the SK chairman, ato kinang nakapot. No. So knowing how strong, no, our group is, no, no, taas ang ako ang confidence, no, na we will be able to reach the minimum number of votes required. Sa ato ang bana-bana lang karoon, it's around 300,000. No. But if we
get to that number, 300,000 votes. No, even ang inyong kabalaka, no, dilik na kong nabang sa inyo ha, no, matubagra because I will continue to be here sa gingon ni Kong Ando in the second congressional office diri sa atoa. Factor that made it difficult for me to take up this challenge from Asenso Pinoy na ako mo'y magpapili as the first nominee. Of course, is the situation and more importantly, the continuity, no, ang pagpadayon sa mga nasugda na o nahimo na ito diri sa Ozamis. Taas-taas ang discussion ani, pero wala pag yun ko yung sugod na sige, okay na kong first nominee. No. Until, kumbaga, I had the enough confidence na, okay, pwede na to biyaan ang Ozamis, no? Pwede na ta, upapili na ng ulain, dili na, magubot, upbalik ang peace and order sa syudad, no? No. And that was my prime consideration. That was really holding me back, no? And for a while, no, mugito'y Osaka challenge ni ini. Tama na ito pagpasigurado kung umubi ako sa Ozamis, no? Yes, we could still have, no? Nakapamang yahapon, no? Sina Vice Mayor Bibineri and all the councilors to lead the city council. And they have proven themselves to be a very effective city council. No, nakoy gamay yung numero na hair nung duman pa. But kaniya ito ang city council, no? Kamutanan, puro man mo na ay barangay council, na may SK council, tigpasa po itong mga resolution, tigpasa po itong mga ordinance. No. But in terms of the number of resolutions and ordinances, no, kaning City Council na to sa Ozamis, it's one of the most top performing, I believe, in the entire Philippines. Numero lang ha, every month, no, makapasa sila kung around 17 resolutions. No, resolution lang na. Every month, makapasa sila kung around 3.8 kabong ordinansa. No. Inana sila halos usang ordinansa kada semana. Kamu nga naamoy kanya-kanya po ng mga council, kabalo mo, unsa ka lisod, unsa ka bugat, ang pasa of resolution of ordinance. Pero sa ilaha, no, because of their unity and because of their ability to be able to gel together and work together effectively, muna ilang nakuha. No. So kampante ko na yes, napamanggapon si na Vice Mayor Bibi, napamanggapon ang City Council. So, to the extent sa ilang ability sa legislative, no, and it's hard to change them because effective nag-ugayo sila. It's hard to, kumbaga, adjust the composition nila. No, kay basin, kung at na iilis gamay, basin pa, minusan mo ang effectivity. No, kung makahinundo mo at itong analogy ni Kong Ando pagpangampanya sa nako at itong 2021 and 2022, kaning ato ang City Council, muna na sila the perfect recipe ng chop suey, no? They cover so many different sectors, no? Tanan ng interes sa syudad na representan nila. Na kung naakay ilisan o sa lang ka ingredient, ang imo ang chop suey dili na mahimong perfect recipe, no? So, yes na sila, and mayo nila ang perfect recipe, pero kabalubog ko, having been mayor already for 2 years, na kailangan ko yun, no, na the executive, the local chief executive, will also be capable, no, and will also be committed na makasigurado, number one, peace and order will be maintained, no, number two, the social service programs will continue, no, and the development trust na to, no, dili mapuyan. And to be honest, no, outside of the council, wag mo gabi mauna-unan at ito nga, okay, kinsa may pwede mo muli nga, makasabot ang magsatanan nung ay insaktong katikos, no, nga, na ay insakto kong integridad, nga dilit madala, uglain, dilit matintal o mga minuan. I didn't have an answer for that at first, until it was Gov. Henry Kida niya, si Attorney Sam, will be capable. And other child of his capability, no, he has the right integrity, no. Ako lang kung
I want to put things into perspective, no, sa inan paglan insaktong paglantaw, no, and to pose a question sa inyo ha. No. When Kong Ando became mayor of Ozamiz, that was 2019, he was only 26 years old. Yes, because he was born in 1993. And at that time, that was his first foray sa politics outside of SK. No. And taon-taon na to siya, wala sa politika ato. Okay, nag-end yung term sa SK. I was 30 years old. No. And that was my first time, no, sunod ng politika. I had no previous experience. Pagsunod ni Kong Ando na bata pa kayo siya, pagsunod na ako na dili experienciado, bata pa ko, at least at 30, no? At 32 na, I still feel a bit young ako. No? Sigurado ko, pipila sa inyo ha, pipila sa katawan sa Ozamiz, nakapangutan ako. No? Makaya ka na nila na bata pa mo kayo na sila. Diba? And sigurado ko po, after seeing, no, what we were able to do, modesty aside, what Kong Ando was able to do back in 2019, no, and what we've been able to accomplish together with the City Council also, no, this 2022 to 2024. Sigurado po ko, dahil nakapangota na, yun sa kanak nila noong nga, bata pa man kayo sila, pero nahimo man yun nila ang kailangan po haton. Maayo man nila ang pagdala. Humility aside. Well, the answer to that question, it's also because we had Attorney Sam with us in the city admin. Yes, we had experienced politicians and leaders of city council, no? But there is executive, kailangan mo po'y uksaktong kauban, no? You can also provide us with the right guidance and wisdom in making the daily decisions. No? And Attorney Sam, our city administrator, since 2019, was there for both me and Kong Ando. And that is to say, no, muna ang kumbaga ultimo nga prueba, no, nga ang Ozamiz under his leadership will surely, no, be achieving greater heights, no, because seasoned and tested na gyud siya. Kung unsay nabuhat sa Ozamiz since 2019, no, he has been an integral part of that as well. But sa gingon lang ni Kong Ando, basta na mo may mga activity na yung mga meeting, dili magun siya magpa-appeal o picture mo nang dili makita sa katawhan. So, no one has to worry. Kamo mga lideres sa barangay, sa SK, dili mo angay mabalaka. Because I am confident and sure nga ibilin ta mo sa insakto yun, no, mga kamot nga nain mga lideres nga nain insakto katikat kat competence and integrity, no, katikos sakto ba kung ipakita nga word ko so katakos rather and integrity, no, nga sigurado ko, no, kaning ato ang giklaim karon for Ozamiz na kanunay na ang asenso, ilahag yung mapaabot, ilahag yung mapatagamtam sa tanan katawhan sa tuwang syudad. So let's give a big round of applause to our former city administrator and now incoming mayor, Attorney Sam Carman, to thank you. Dagang salamat at mahal ka. Malihog lang sa akin. Vice Mayor Verdinere. Sa ato mga membro sa konseho, dili lang na akong nganlan, kay daghan man pong gatagan na ako na itong mga kapitanes, ako mga igsuon, tanana tuntiri, manghod, ang akong pagyukbo o pagtakod, maing hapon sa ito ang tanan. Hiling puntuha, siguro nahisayod man mo mga daghan na tingala nga no, dili si Mayor Indi ang kapadayon para magpapili ining eleksyon. Ako,
dako kong utang kamubuton sa ilaa. Kay ilang gi hatag ang pagsalig, bugat kini nga tulubagon. Kang mayor indi, kang kong ando, uban kang gobernador o aminan. Labi na po sa kabahay ni Mayor Indi, sakripisyo kini. Nga no, naisayod man mo. Kung si Mayor Indi, gapadayon, niining eleksyon na karon, humana, balik na siya sa iyang second term. Pero iyahang gipili ang paglawing usap para kita makakuha o ikatulo ng representante para sa ato ang asenso Pinoy nga para rapot sa Misamis Occidental. So, nianang kutuha mangayo ko sa inyong pakpak sa sakripisyo nga gihatag ni Mayor Hindi o ang iya kong kadaugan. Gahiskot man si Sir Jeff ganina nga gisarado na sa COMELEC. Kay si Attorney Smith kanina, miingon man po siya, miyamar naman siya paglakaw na itong iyan na po kunong isara diritso para wala na yung buhan. Wala na yung makadungag, no? O pero nahibalo man ta ang patakaran na kinahanglan, pagatagaan ng uban. Kay doon naman siguro, kuhan man eh, pinili ay man eh, no? Pinili ay. So kinsa man na igong, doon ay igong katakos, di pagatagaan ang ginakinahanglan na sa balaod is kabaro naman mo sulat, makabasa o mo sulat. So kung sa ilang panlantaw kaya nimo magyaw-yaw din ha, kaya nimo hatag og saat, bahala ng pagtuman human na nas eleksyon. Now pwede, pero sama ra pud sa gipamulong ni Kong Ando ganina na kining bando sa Tima Sinso dili naman kinahanglan magyamar, dili na kinahanglan magistorya pa. Makita naman sa binuhata nila kung unsa nay natagamtam pud sa taga Usamis o karon miabot na pud sa ato ang probinsya sa Misamis Occidental. So, kanang mga buntuha, dili naman siguro na ako na angay pa isa-isahon. Mabuntagan ta diri niini kung atong isa-isahon unsa ng mga serbisyo nga ipatagamtam sa atong mga katawan. Pero sa tinuray po, mauman po na atong katayuan. Ako, naakaroon ako diri sa inyong atubangan, sama sa akong gibuhat ganina sa konseho, magkahangyo na lang po, no? Isa ta sa bando sa Team Asenso o Asenso Pinoy. Sa inyo mga kapitanes, dili man siguro mo tanan naka-ila sa akong panagway, pero siguro sa ngalan o di ba sa pirma na ilhan ninyo. So, pero bisan pa ni Ana, ayaw dili ako ang pagdagan sa ato ang kuan, ang pagdagan sa ato ang LGU, no? Kabalo naman po ko nga nakasinati na mo unsay mga patakaran, ato lang gihapon ka ng pagapasundon. Kung unsa na mga serbisyo nga ginalapat karon sa ato ang administrasyon, ato lang gihapon ng ipadayon. Kung doon na magana inyong panlantaw nga pagkulang niya na, ako nag-aawhag sa inyo, no? Abre ng ato ang opisina. Anha mo, maghatag mo sa inyong solusyon. Ako nang pagasundon. Wala ko'y munupitinya sa pagkabalo. Ako na iklaro sa ato. Kay mismo po sa konseho, ako isa-isa na po ko sa ilahang muduol po ko sa ila. Muna'y ginatawag nila nga mu-reach out, no? Pinulungan lang yung English, mo reach out ko sa ilaha kay mangayo ko tambag sa ilaha. So, usara ang atong tinguha pagsilbi sa katawhan. Pero doon na po tay, labi na sa atong mga kapitanes, mga lideres diri, no? Doon na tay tulubakon karon. Una,
kang gobernur, na ipaluman mo, doon naman po'y may parang yupod, no? Kaduha, kang Kong Ando, doon na gihapoy may parang. O ikatulo, pinaka-importante, pag-abot sa panahon, unahong ganikbali ang baluta, markahan yung diretso tong asenso pinon. Taas pa man po, taas pa man ang panahon, dili pa man ganit karon panahon pang kampanya, panahon man siguro ra pag ila-ila. So, niining putuha, ako na kining pag-aundangon. Sa usab, maayong hapon sa tuang tanan.